She sniffed the mint balm and checked herself in the mirror. Her 1 month indefinite leave from work is over. She had to report to her office today, though she didn't feel like going. Masama ang pakiramdam niya. She is 4 weeks pregnant. Signs are slowly kicking up lately. She's delayed. She had mood swings. She's bloated and had cramps. Her breasts are sore. She lost her appetite, always sleepy, and she craved for mangoes in the morning, and she's throwing up a lot. Hindi pa niya kinumpirma kay Vladimir ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Mukha naman kasing hindi ito masasabik dahil nauna na nitong hinulaan na mabubuntis siya pagkatapos ng honeymoon nila. Sa tuwing naiisip niya yun, naiirita siya. Ibig sabihin kasi ay wala siyang pwedeng itago sa asawa. Daig pa nito ang aso sa lakas ng pang-amoy. Elmer, sa parking area ka na maghintay mamaya, bili ni Glen sa binata. Nilikom niya ang dalang bag at case na naglalaman ng iilang papilis at bumaba ng sasakyan. Sige po, ma'am. Kinawayan niya si Rica na sumalubong sa kanya sa lobby ng executive building ng municipal hall. Salamat sa pagpunta, Glen. Kahapon pa kita hinihintay. Niyakap siya ng kaibigan. Pasensya ka na. Masama kasi ang pakiramdam ko kahapon. Hinaplos niya ang likod nito. Kita sa mukha ni Rica ang stress. May update na ba sa tansyon? Kailan sila bibisita ulit dito? Tanong niya. Lumapit sila kay Mayor. Narinig kong kansilado ang pagtalakay ng comprehensive land use plan ng Baco sa province. Kahapon ay pinatawag ang may-ari ng mga sakahan. Balisa nitong ulat. Hayaan mo, kakausapin ko si Mayor. Gagawin mo yun? Oo naman. Hindi ba nangako akong poprotektahan ang tirahan at kabuhayan ng mga katutubo? Ngumiti siya ng malapad. Salamat, Glen. Umaliwalas ang anyo ni Rica at mahigpit nitong pinisil ang kanyang kamay. Hinatid lang niya ang mga gamit sa kanyang desk at tumuloy na sa opisina ng mayor para humingi ng appointment. Good morning, Miss Bestry. Ang kalbong secretary to the mayor na si Mr. Robert Riblo ang humarap sa kanya. Wala pang alkalde at mamayang alas 11 pa raw papasok. I'm sorry, Miss Bestry. Pero may importanteng mga bisita ngayon si Mayor. Klaro na ayaw siya nitong bigyan ng appointment. Hindi na siya nagpumilit. Kinapa niya ang cellphone at tinawagan si Vladimir. Ayaw nila akong bigyan ng appointment kay Mayor. Anong gagawin ko? Himutok niya sa asawa. Give him the phone. Sagot nito sa kabilang linya. Okay. Ibinigay niya kay Mr. Riblo ang cellphone niya. Kakausapin ka raw ng asawa ko. Kampante niyang wika. Asawa mo? Pinagtawanan siya nito na parang may saltik siya sa utak. Ano nga naman ang pwedeng magawa ng asawa niya kung ordinaryong mamamayan lang yon? Ang kaso'y si Vladimir Andromeda ang asawa niya na minsan nang pinagkakautangan ng loob ng bayang yon at itinuring na bayani. Yes sir, my husband. Engineer Vladimir Andromeda. Tikwas ang kilay na humalukip-kip siya para pantayan ang pagmamalaki nito. Namutla ang sekretary at daig pa nito ang napaso. Muntik na nitong maihagis ang kanyang cellphone. Tarantang dinala nito iyon sa tainga. Hello? Malalaking butil ng pawis ang gumitaw sa noo nito na pinahid nito ng panyong hinugot mula sa bulsa ng pantalon. I understand, sir. Sige po, sige po. Tumawa pa ito ng bahaw, halatang kabadong kabado. Nako, walang problema, sir. Okay lang po, basta ikaw. Sumulya pa ito sa kanya at binigyan siya ng pagkalaki-laking ngiti na para bang nanonood sa kanila ang asawa niya. Opo, opo, sasabihin ko kay Mayor. Ibinalik nito sa kanya ang cellphone at may payuko-yuko pa itong nalalaman kahit hindi naman hapon. Anong oras ko pwedeng kausapin si Mayor? Tanong niya ulit. Pagdating niya, tatawagin agad kita, Mrs. Andromeda. Pasensya na, hindi ko alam na nag-asawa ka na pala.
His expression is awkward. Umismid siya at tinalikuran na ito. Kung iba ang naging asawa niya, ganun din ba kabilis magbago ang pakikitungo ni Mr. Reblo? Noon pa man ay alam na niyang may maraming mabubuting kalooban na ang hangad ay tumulong. Pero hindi lahat ay kagaya niya na nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng masasandalan. Sa mapagbirong lipunan, hindi pa rin sapat ang lakas ng loob at mabuting puso. Kailangan ng kapangyarihan kung gusto ng isang tao ng pagbabago, lalo na kapag ang binangga nito ay pader at bato. Pagbalik niya ng kanyang opisina, ay may pa-welcome ang mga kasamahan niya sa trabaho. May bulaklak at cake mula sa department head nila. Kaliwat kanan ang pangangamusta at mga tanong. Ngunit hindi niya masagot ng diretso dahil alam niyang pagmumulan niyo ng ingay at chismis. Bukod sa kanyang pamilya, tanging si Rika lang ang nakakaalam na ang asawa niya ay si Vladimir Andromeda. Wala siyang balak na ilihim yun, pero ayaw din niyang basta na lamang ibunyag na parang nagyayabang at nagmamalaki siyang nakabingwit ng gaya ni Vladimir. Maluwag pa siya sa araw na yun at hindi tambak ang kanyang trabaho dahil kababalik lang din naman niya. Bago mag-alas 11 ay sinundo siya ni Mr. Reblo at doon na pinaghintay sa opisina mismo ng alkalde. Tinawagan ako ng asawa mo, Glen. Mahihingin ka raw na pabor. Ito ang bungad sa kanya ng mayor. Maaliwalas ang mukha nito at nakangiti. Yes, mayor. Tungkol sana sa lupain ng mga katutubo na gustong bilhin ng Tansyon Realty. Hindi na siya nagpapaligoy-ligoy. Nagkatinginan ang alkalde at si Mr. Reblo. Hindi lingid sa dalawa ang kanyang adhikain na pangalagaan ang mga mangyan sa bayang yon. Taliwa sa kaunlarang isinusulong ng mga ito. Naintindihan ko ang layunin mo, Glen. Sa susunod na pagbisita rito ng mga kinatawan ng kumpanya ay ipapatawag kita para ikaw na mismo ang kumausap sa kanila. Hugas kamay. Iiwasan itong maipit sa pagitan ng mga katutubo at ng tansyon, kaya siya ang ipapain ito. Mga politiko nga naman. Huwag kang mag-alala. Nangako ako sa asawa mo na makukuha mo ang anumang pabor na iyong nanaisin. Maraming salamat, Mayor. Aasahan ko yan. Tumayo na siya at nakipagkamay sa alkalde bago lumabas ng opisina. Pag-uwi niya ng bahay ay agad niyang ibinalita sa asawa ang resulta ng maiksing pakikipag-usap niya sa alkalde. You can do it. Anyway, I'm just a phone call away. He cheered her up. Naupo siya sa gilid ng swimming pool at hinulog ang mga paa sa tubig. Kailan ka uuwi rito? Tanong niyang humihigpit ang hawak sa cellphone. I can't make it this week. I need to oversee the inventory process of the companies under my jurisdiction. But next week, ewan ko sa'yo. Singhal niyang pinatay ang cellphone. Ilang saglit pa ay tumunog yun. He is requesting for a video call. She accepted it. Ano? Naiiyak na siya. Naiinis siya. Are you crying? Malamang? Pabalang niyang sagot. Alright, I'll be home tonight. Pumalakpak ang tenga niya sa narinig. Pero sumimangot pa rin siya at nagkunwaring hindi natutuwa. Baka magbago ang isip nito kung makitang nakangisi siya. Kailangan pa pala niyang umiyak para lumambot ito. How's your day? Aren't you having a hard time dealing with your morning sickness? Ginulantang siya nito sa tanong na yon. How did you... Hindi na niya itinuloy ang tanong at ipinilig na lamang ang ulo. Of course, this is Vladimir Andromeda. He has ways how to accomplish his plans. Peculiar ways. I am watching you, little wifey. I am constantly asking those people around you and see if they are keeping their eyes on you as instructed. Tumango na lamang siya. Walang masabi. Hey, I need to go back working now. He didn't turn off the phone. Instead, he positioned it to where she can watch him doing his stuff inside his office. Naaaliw siyang panoorin ng asawa. Ang gumagalaw nitong mga daliri, magaan pagmasdan sa ibabaw ng mga papilis.
how handsome Vladimir is under the shade or in an open sky intensifies every time she looks at him. Nothing beats the gorgeous depths of his eyes down to his sturdy jaws, expressing his soul. She loves how the hard curve of his lips formed into a grim line. The memory of how those lips, following the soft lines of her body when he kissed her, makes her tremble. "Will you be okay up there? I just need to talk to someone." Sinuliapan siya ng asawa. "I'm fine. Go ahead." Akala niya tatapusin na nito ang video call, pero hindi. It keeps on rolling. "Have a seat, Miss Tan. Quite a while, has it? Kumusta ka na?" tanong nito sa bisita. Hindi niya nakikita ang kausap nito, pero babae yun, ayon sa binanggit nitong label. "Thank you, Vlad. Hindi rin ako magtatagal. My father sent me to give you this invitation. We're hoping you can come." Nagsalita ang babae. Nakita niyang kinuha ni Vladimir ang invitation at saglit na sinilip. "Next week? I'll try, but I can't promise. Nasa inventory ngayon ang kailang component. Don't have much time to spare." "Maghihintay pa rin kami," sagot ng bisita. Tumango na lamang ang asawa niya. Nagpaalam ang bisita nito at itinuloy nito ang trabaho habang naroon pa rin siya at nawiwili sa panunood. Madilim na nang pumasok siya sa bahay at tinulungan si Aling Teresa sa paghahanda ng hapunan. Vladimir arrived in a helicopter just about on time after they set up the dinner. Hindi tulad ng mga nagdaang hapunan, ngayon ay marami siyang kinain habang kasabay niya ang asawa. Kahit tahimik at tunog lamang ng mga kubyertos ang maririnig sa pagitan nila, pero kontento siya, lalo pa at daman niyang nasisiyahan din si Vladimir sa tuwing nagtatagpo ang mga mata nila. Pagkatapos kumain ay umakyat sila sa kwarto at nilaro nito si Sav na nasa kuna habang inaayos naman niya ang higaan. Nakasimangot si Glen habang nakabuntot sa asawang pababa ng sala. Ngayon na agad ang balik nito sa La Salvacion. Dalawang araw lang ito rito tapos nagbaon pa ng trabaho. Kanina pa panay ang bili nito sa kanya ng kung ano-ano. Pero hindi niya pinakinggan. Ayaw niyang umalis ito, ngunit hindi din naman niya masabi. "I'll call you right away when I get there." Hinagkan siya nito sa noo at binalingan si Sav na karga niya. Hinaplos ang ulo ng sanggol at dinampian din ito ng maliit na halik. "Masakit ang tiyan ko, masakit ang ulo ko, pati ngipin ko." Angal niyang nanghahaba ang nguso. Matagal siya nitong tinitigan. "You're lying," he concluded. "I'm not," giit niya. "Is this your way of telling me you don't want me to leave?" Naiiling nitong pakli. "Bukas ka na lang kasi bumalik ng La Salvacion. Linggo ngayon. Sunday is a family day." Apilan niyang pinapupungay ang mga mata. He shouldn't be this dense not to notice that she wanted him around. Alam niyang pumayag siya sa ganitong arrangement nila. Pero paano niya ipapaliwanag na nagising na lang siya isang araw na masyado na siyang clingy sa asawa? Maybe this is not normal, or she might be suffering from a marriage syndrome. Mayroon bang ganun? Hindi. Siguro kasama ito sa paglilihin niya. "Hold it!" He tilted his head towards the boys at the door, carrying a few of his cases. "Bring those back to the study. Bukas na ako aalis." Deklarasyon itong nagpalundag ng puso niya. "Doon daw sa study room." Natutuwa niyang gagad kina Elmer, Lito at Buboy. Kahit papunta na roon ang tatlo, tangay ang mga gamit ng asawa niya. "Hindi na masakit ang tiyan at ulo mo? Mukhang ayos na rin ang ngipin mo." Vladimir raised one of his thick eyelashes. Ngumisi siya ng malaki. "Magluluto ako ng paborito mo. Tikman mo ha."
ibinigay niya rito si Sav at masiglang tinungo ang kusina. I like steam bud. He followed her, rocking the baby in his arms. Steam bug? Nilingon niya ito at tumawa. Pero ano yung steam bud? Ang sabi ni Aling Teresa sa kanya, pork yudon ang paborito nito, kaya yun ang pinag-aralan niyang lutuin. Steam bud with white sauce. Hindi niya madama sa tono nito ang biro. Ano ba yung steam bud? Ngumuso siya at kinamot ang ilong. Appetizer yun para mas masarap ang main course. Sige, itatanong ko mamaya kay Aling Teresa. Pork yudon muna ang lulutuin ko. Nagsuot siya ng apron at hinanda ang mga sangkap habang sina Vladimir at Sav ay nasa counter. You really have no idea what is steam bud? Tanong ng asawa. Wala, iling niya. Ngayon ko lang yan narinig, pero masarap ang tunog niya. The taste is rare, yeah, not too sweet and it's addicting. Hinagka nito sa noo si Sav. It's my favorite so far. Tingin ko yun talaga ang gusto mong kainin. Baka pwede mong ituro sa akin para maipagluto na kita ng steam bud mo. No problem. Follow me. Umalis ito sa may counter at naglakad palabas ng kusina. Hey, wait! Hinubad niya ang suot na apron at tumabol sa asawa. Aling Teresa, pakitingnan po yung mga hinanda kong sangkap para sa pork yudon. Bilin niya sa babaeng kapapasok lamang ng sala, dala ang mga bayong na may mga sariwang gulay mula sa backyard garden. Pagsapit nila sa kwarto ay kumuha siya ng notebook at ballpen para mailista niya ang ingredients ng steam bud na paborito nitong asawa niyang pihikan daw sa pagkain ayon sa kanyang narinig. Bakit ka nakangisi? Sikmat niya at naupo sa gilid ng kama. Maingat nitong ibinaba ang bata sa kuna at humarap sa kanya. Kagat ang labi. Right, let's try this. You can take off your underwear now and meet my steam bud, wifey. Fresh and ready to eat. He pointed out her hidden bottoms, literally her womanhood. Nanlaki ang mga mata niya at nagliyab ang pisngi sa kahihiyan. Hinambalos niya rito ang bullpen at notebook. Hindi ito umiwas at kinindatan pa siya. Seryosong seryoso ako tapos nagluluko ka lang? Singhal niyang gigil na gigil. Nagkamali yata siya at pinigilan pa niyang umalis ang lalaking ito na wala namang magawang matino. He ignored her and turned to the baby in the crib. Ano Sav? Should we give Mama a minus point? She doesn't know what is steam bud. She's very innocent and inexperienced. Huwag mo ang turuan ng kalukuhan niyang anak ko. Pinalo niya ito sa braso at tinulak palayo sa kuna. Pero hindi niya ito matinag, kaya pinagkukurot niya ang tiyan nito. But she is pinching his stoned hard muscles. That tickles, wifey. He freed an erotic groan. Humalukip-kip ito, kumikislap sa kapilyuhan ang mga mata. You're funny and I like you for that. Hindi ako nagpapatawa, angil niya. Why don't we have my sweet steam bud now? Niyakap siya nito mula sa likod at binitbit patungo sa kama. Ayoko! Ayoko! Tili niyang kakawag-kawag ang mga binti. Sav, tulungan mo si Mama! Kakainin ni Papa ang steam bud! Sav! Dumagundong ang malutong na halakhak ni Vladimir sa buong kwarto nila.